So, ayan, natitikman na natin yung finished product natin, ang ating homemade ice cream Oreo. Ayan. Parang sa kulay at amoy pa lang. Takam na takam ka na. Mga kadiskarte, mafe-feel mo yung creamy ng gatas. At hindi siya nagiging yung parang sticky. Yan, hindi siya nagsisticky, hindi siya naglalaway kasi wala siyang cornstarch. Gatas lang at saka biscuit na Oreo. Kung gusto nyo i-less yung Oreo nyo, pwede nyo hindi gawin yung apat. Pwede nyo lang dalawa. Ganon. So, ayan, napakasarap, napaka-affordable sa ating mga nanay. Kung gusto natin pasayahayahin yung mga anak natin, pwedeng-pwede tayong gumawa ng ice cream, sarili nating gawa, di ba? Didiskartehan natin kung paano natin mapapasaya yung mga anak natin. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At pag-suporta sa aking channel, 2,300 na po tayo mga kadiskarte. Sana magiging marami pa at hindi kayo magsawa-sawa sa pagsusuporta sa akin palagi. At sana i-hit niyo yung mga notification bell all para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At saka bago ako mag-end, isa shoutout ko pala yung mga ka-GC ko dyan, yung mga ka-teammates ko dyan. Sila ni Sir Bernard, sila ni Sir Bong Vihar, sila ni Sir Val Fishing, si Lian Angler, sila ni Sir Cyrek, ayan, sila ni Teach, si Anen Mabol, marami pang iba. Sila ni Macy, sila ni Brusaygon, sila ni Raminis, si Elia Bana, si Gabong Guapito. Lahat na sumusuporta sa aking channel, guys. Maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa sa pagsusuporta sa akin. At higit sa lahat, si Sir Cyrek Channel pala, ang aking kabit sa YouTube. At ang aking kaibigan din, si RFTV, maraming salamat sa pag-edit ng aking intro. Yan. Hanggang sa ulitin, mag-ingat-ingat po tayo mga kadiskarte at didiskartehan natin ng maigi kung paano natin papasayahin ang ating mga tuna kids. Maraming salamat, babos! See you next time! Bago pa kayo mga kadiskarte sa bahay ko at napadaan lang kayo, pwede kayong pumasok at tumagal na din. Huwag nyo lang kalimutan i-hit ang bell notification button at i-click ang thumbs up para updated kayo lagi sa ating mga video. So today mga kadiskarte, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng homemade ice cream. Nagawa ko na to before sa aking FB page pero hindi ko na-put sa aking YouTube channel. So ngayon mga kadiskarte, isi-share ko sa inyo ang napaka-simple, napaka-affordable sa ating bulsa kung paano tayo gagawa ng ating homemade ice cream. So tara, let's umpisahan na natin. Lalong-lalo na ngayon mga kadiskarte, patok na patok ito kasi sa summer time ba naman, mahilig sa mga malamig ang ating mga junakis dyan. So tara, let's mga kadiskarte, umpisahan na natin ang ating paggagawa ng ating homemade ice cream. So ayan siya mga kadiskarte ang ating ingredients. Gagamit lang ako ng apat na pack. Maliliit lang siya, junior size. Ayan. Kasi ang gagawin natin is homemade ice cream in Oreo. Ayan siya. Pagkatapos, gagamit ako ng condensed milk na 397 ml. Kasi matamis siya, dapat sana, ano siya, 1:2. E, maliit lang yung aking Nestle cream. Ang ginamit ko dito ay fuck creamy siya. Pwede kayong gumamit na any brand, guys. Ha, hindi ako nagpropromote, hindi ako nag-advertise ng cream na ginagamit ko. Ayan siya. 170 siya. So, dalawa, 340. So, gagamit ako ng apat para hindi masyadong matamis yung ating ice cream. Pagkatapos, gagamit, ilalagay ko siya dito sa bag ko. At gagamit lang din tayo ng, of course, blender.
So, ayan ah, mga kadiskarte. Umpisahan natin ang ating paggagayat ng ating homemade ice cream in Oreo flavor. Kadiskarte, ilalagay na natin yung ating cream dito. Naano ko na siya guys ha. Dapat kasi yung Nestle cream, yung cream nyo, nilagay nyo na sa roof. At saka sa warm temperature na. Dapat kasi malamig siya. Ayan. Dapat malamig siya kasi para dali siyang mag double size yung ano niya. Yung size niya. Pwede kayong gumamit ng any brand na cream at saka condense sa gusto nyo na brand. Okay? Pwede tayong gumamit ng any branded na cream at saka condense. Ayon sa iyong panglasa at ayon sa inyong favorite na brand. Ayan. Ako, ginamit ko to dito kasi ano siya? Creamy ang fuck. I-blend lang natin siya. Ano na natin na mag-double yung size niya mga kalis-size niya ha? Para magiging creamy masyado yung ano natin. So, ayan na po siya mga diskarte. Nag-double size na po siya. Idagdag na natin yung condense natin. Guys, may iba-iba tayong style sa paggawa ng homemade ice cream natin, ha? Ito po ay, ano, hindi to copyright, ha? Sariling, ano ko to? Sariling imahinasyon ko to. Hindi ako nag-copy sa ibang mga, ano. Sariling imahinasyon ko to, guys. Ayan. Hindi ako chef. Hindi ako pastry. At lalong hindi ako nag-aaral sa mga cook. Sadyang may ganito lang talaga yung utak ko. Ayan. Kaya sinishare ko lang sa inyo. I-blend naman natin siya. Ayan. I-blend na natin siya hanggang mag-mix ang lahat ng ingredients natin. Yung capacity ng blender ko guys is medium lang siya. Low lang yung ano gamit ko guys. Yung matamis yung ano nyo, yung ice cream nyo, pwede nyo i-less ang cream. Pero sa akin kasi, na-try ko na dati, na sobrang tamis talaga sa isang can. So dapat, ginawa ko siyang apat kasi maliit yung cream ko. At saka, Oreo ice cream siya. So, matamis na yung Oreo, di ba? So, ayan, ready na siya mga kadiskarte. Isisit aside lang siya natin. Ipaprocess natin yung Oreo natin. Sit aside lang natin siya dyan sa tabi. Tapos, process natin yung Oreo natin. Ayan.
Ayan siya, di ba? Di ba yung Oreo natin, may fillings? Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung vanilla flavor niya sa gitna. Kasi yung ano natin, yung biscuit lang naman, di ba? So, tatanggalin natin to. Ayan. Biscuit lang yung kailangan natin, guys, di ba? Diyan yung mga ka-team ko sa Team Swanget. Kina Sir Leon Anglers. Guys, baka hindi nyo pa kadikitan sila. Baka hindi nyo pa sila kasubscribe. Pasubscribe naman ng mga channel nila. Kay Leon Anglers, kay Bong V Fishing, kay Teach Islander, kay Cyric Channel, kay Val Fishing TV, kay Sir Gabong Gupito, kay Ilya Elibana Vlog, kay Sir Cyric Channel, sino pa yun? Kay Anan Mabol, kay Missy World, kay Arjudes TV, kay Ellen Putify, kay Achistin, kay Ludes Gan, kay Mon TV, at saka kay Diborha, and of course Bruce Legon, at saka Sister Mike TV, si Romini, si Dianchella, at marami pa, guys. Kung hindi pa kayo ka-subscribe sa kanila, pa-subscribe naman. Napaka-supportive po nila, guys, at napaka-active po sa group. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Pasensya na sa hindi ko na shoutout. Hindi ko kabisado yung mga ka-team Swanget. God bless po sa ating lahat. Laban lang tayo sa lagasan ng banana ni Lolo. So, ayan. Tatanggalin na natin siya. So, ayan na siya. Ready na. Eh, i-process na natin siya. Ayan. Yan siya, diba? Yan, mga kadiskarte. Dapat sa buhay kasi marunong tayong magdiskarte, diba? Yan. Ang mahal ng ice cream, guys, sa mga grocery store at saka sa mga ano, bibilihan sa mga ice cream dyan, na-factory ang mahal, diba? So, why? Hindi natin subukan magawa ng sarili natin version ng ice cream na yun. Okay. Oreo homemade ice cream. So, yan. So, palagay ko, na-mix na siya lahat. Ayan. Kung gusto nyong maliit lang yung ano nyo, huwag nyong damihan yung ano nyo, guys, yung ice cream, ah, yung ano nyo, yung Oreo, yung biscuit nyo. Nasa sa inyo naman yan eh.
ba? So, yan na siya. I-fill na natin siya dito. Sa ating jar. May akit ako dito na jar. Sana pa siya siya. So, ayan na po mga kadiskarte. Ready na ang ating Oreo homemade ice cream. Ayan. Ang gagawin natin ngayon mga kadiskarte, nalagay ko na siya sa jar. Na-mix ko na siya. Tinikman ko tamang-tama ang creamy at saka sa tamis niya. Hindi siya masyadong matamis. Hindi din siya maano, malasay. Pero, napaka-blend, napaka-tama yung blending niya ng creamy at saka yung sweetness niya. Plus, dinagdagan ng Oreo. So, yan na mga kadiskarte, yung ice cream Oreo natin. Ilalagay natin siya sa freezer 4 to 5 hours. Okay? Titikman natin after 4 hours, titingnan natin kung ano ang resulta ng ating ice cream. Bye-bye! Hanggang sa uulitin! So, ayan na po mga kadiskarte. Ito na yung ating ice cream Oreo. Titikman natin kung ano ang lasa niya at saka flavor niya. Okay? So, hindi ko yan i-open kasi itong isang box. Kinain na ng alaga ko kagabi pa. So, ayan. Titikman natin. Una siyang tumikim. Ayan. Titikman na natin kasi. So, ayan na po mga kadiskarte. Titikman na po natin ating finished product ng homemade ice cream Oreo. Ayan. Yung ingredients nito mga kadiskarte, wala to. Ano, walang cornstarch or what. Walang niyog. Ayan, organic siya. Titikman natin kung ano ang lasa niya. At ano ang flavor niya. At kung masarap ba or hindi. Pero I'm sure, masarap siya kasi sa isang jar, ganito na lang karami yung natira. Kinain na ng alaga ko kagabi pa niya kinain. Sabi ko na, wait muna. Ayaw niya makapaghintay. Gusto niya talaga kainin na kagabi pa. Ayan. Ayan. Titikman natin ngayon kung magiging satisfied ba yung bunganga natin? Successful ba yung ginawa natin? Ayan. So, ayan siya mga kadiskarte. Sa amoy pa lang, natakam na din ako. Natitikman siya. So, ayan. Walang tayo ng kutsara. Titikman lang natin. So, ayan na. Titikman na natin yung finished product natin ng ating homemade ice cream Oreo. Ayan. Parang sa kulay at amoy pa lang. Takam na takam ka na. Mga kadiskarte, mafe-feel mo yung creamy ng gatas at hindi siya nagiging yung parang sticky. Yan, hindi siya nagsisticky, hindi siya naglalaway kasi wala siyang cornstarch. Gatas lang at saka biscuit na Oreo. Kung gusto nyo i-less yung Oreo nyo, pwede nyo hindi gawin yung apat. Pwede nyo lang dalawa. Ganon. So, ayan. Napakasarap. Napaka-affordable sa ating mga nanay. Kung gusto natin pasayahayahin yung mga anak natin, pwedeng-pwede tayong gumawa ng ice cream. Sarili nating gawa, di ba? Didiskartehan natin kung paano natin mapapasaya yung mga anak natin. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At pag-suporta sa aking channel, 2,300 na po tayo mga kadiskarte. Sana magiging marami pa at hindi kayo magsawa-sawa sa pagsusuporta sa akin palagi. At sana i-hit niyo mga notification bell all para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At saka bago ako mag-end,
Isa shoutout ko pala yung mga ka-GC ko dyan, yung mga ka-teammates ko dyan. Sila ni Sir Bernard, sila ni Sir Bong Vihar, sila ni Sir Val Fishing, si Lian Angler, sila ni Sir Cyrek, ayan, sila ni Teach, si Anen Mabol, marami pang iba, sila ni Macy, sila ni Bro Saigon, sila ni Ramini, si Elia Bana, si Gabong Guapito, lahat na sumusuporta sa aking channel guys, maraming maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa sa pagsusuporta sa akin. At higit sa lahat, si Sir Cyrek Channel pala ang aking kabit sa YouTube. At ang aking kaibigan din, si RFTV, maraming salamat sa pag-edit ng aking intro. Yan. Hanggang sa ulitin, mag-ingat-ingat po tayo mga kadiskarte at didiskartehan natin ng maigi kung paano natin papasayahin ang ating mga tuna kids. Maraming salamat, babos! See you next time!